Mga kababayan, sa mga nagdaang araw ay tila nagsilabasan ang mga kakulangan daw ng supply at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa tulad ng bigas, sukal, karne at ngayon dumagdag pa ang asin. Yes, tama po, hindi ba ang ating bansa ay napaliligiran ng dagat? Pero bakit nag-i-import tayo ng asin sa ibang bansa? Mapapasabi ka na lang talaga ng, oh no, ano nga ba ang nangyari? At bakit kulang tayo ng supply ng asin? Ito na marahil ang chance ng ating mga kababayan na magsimula na magnegosyo ng paggawa ng asin. At bakit ngayon lang ito napagtuunan ng pansin sa panahon ni Pangulong BBM? What happened in the past government? Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagdo-double time na ngayon upang palakasin ang suporta para sa lokal na industriya ng asin kasunod ng mga ulat ng pagtaas ng mga presyo dahil sa pagnipis ng supply sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Angeles ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan ay may pagtulungan upang mapahusay ang pagunlad ng lokal na industriya ng asin na naglalarawan bilang an unfortunate incident. Ang katotohanan na ang bansa ay nag-aangkat ng 93% ng mga kinakailangang asin sa kabila ng pagkakaroon ng 36,000 kilometrong baybayin. Sinabi ni Angeles na ang kagawaran ng Agrikultura, Department of Agriculture, na kasalukuyang pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kasabay na kalihim ay magpapatupad ng mga hakbangin at akbang upang palakasin ang produksyon ng asin at matustusan ang mga kinakailangang parehong komersyal at mga gumagamit ng industriya. Sinabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na ang gobyerno ay kailangang maglaan ng humigit kumulang 500 milyong piso para muling buhayin ang industriya ng asin. Ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, ay mamumuno sa iba't ibang aktibidad sa pananaliksik at pagpapaunlad at magbibigay ng teknikal na tulong sa mga marginal at artisanal salt maker. Ayon kay Angeles, naaalala niya na noong nakaraang taon, ang BFAR ay nagtakda ng 100 milyong pisong Development of the Salt Industry Project or DSIP sa ilalim ng Special Budget Request ng Congressional Introduced Initiative Project. Sumasaklaw sa Region 1 Ilocos, Region 6 Western Visayas at Region 9 Zamboanga Peninsula, ang DSIP ay naglalayong pataasin ang produksyon ng asin at makagawa ng mahusay na kalidad ng asin sa pamamagitan ng pagpapahusay at pagpapabuti ng iba't ibang pamamaraan at kasanayan sa produksyon, pati na rin ang pagsunod na may pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Ang mga pasilidad para sa pagpoproseso, pag-iimpake at pagdaragdag ng halaga ay ibibigay din sa mga marginal salt maker sa ilalim ng isang co-sharing agreement. Dagdag niya, may pagtulungan din ang DA sa mga pambansang ahensya kabilang ang mga gawaran ng kapaligiran at likas na yaman at ng kalakalan at industriya upang higit na mapahusay ang lokal na industriya ng asin, sabi ni Angeles. Ang proyekto ay magkatuwang na isinagawa ng BFAR Central at Regional Offices at ng National Fisheries Research and Development Institute. Sinabi ng Angeles na titingnan din ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon at pagunlad ng mga teknolohiya, kabilang ang mga sistema ng evaporation at paggamit ng modernong makinarya upang mapabilis ang produksyon ng asin. Sinabi ni Angeles na maraming mga salik ang nag-ambag sa pagbaba ng produksyon ng asin, kabilang ang mababang kalidad ng kontrol at pagtigil sa pagpapabuti ng produkto sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na ang limitadong pag-unlad, kabilang ang kakulangan ng inobasyon at mga intervention, gayon din ang mababang mga pagkakataon sa negosyo at pamumuhunan ay humantong din sa pagbaba sa output ng asin. Idinagdag niya na nabigo ang sektor na umangkop sa mga hamon na dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain at mga kinakailangan sa kalidad, at pagbabawas ng taripa at natugunan ang mandatoryong mga kinakailangan na Republic Act No. 8172 o ang Act for Salt Iodization Nationwide, Asin Law. Ang batas ay nag-aatas ng pagdaragdag ng iodine sa lahat ng asin na inilaan para sa pagkonsumo ng hayop at tao bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na alisin ang micronutrient malnutrition sa bansa.
ang Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ng gobyerno ay inaatasan sa ilalim ng batas ng asin na tukuyin ang mga lugar na angkop para gamitin bilang mga salt farm at protektahan ang mga nasabing lokasyon mula sa mga panganib sa kapaligiran upang matiyak ang pagpapanatili ng produksyon ng iodized salt. Inaatasan din ng batas ang Department of Trade and Industry na tulungan at suportahan ang mga lokal na producer at manufacturer ng asin sa pag-upgrade ng kanilang mga teknolohiya sa produksyon upang isama ang iodization sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makakuha ng mga pautang na mababang interes at tulong pinansyal para sa pagkuha ng mga kinakailangang makina, kagamitan sa pag-iimpake at teknolohiya at fortificant at sa pamamagitan ng pagtiyak ng sistematikong pamamahagi ng iodized salt sa merkado. Noong 1990, ang produksyon ng asin sa Pilipinas ay isang maunlad na industriya sa Bulacan, Pangasinan, Occidental Mindoro, Las Piñas City, Metro Manila at Cavite at maaaring matugunan ang halos 85% ng taunang pangangailangan ng asin ng ating bansa. Gayunpaman, ang malalaking sakahan ng asin sa Cavite, Las Piñas at Bulacan ay napilitang magsara dahil sa mga pagbabago sa panahon na dulot ng pagbabago ng klima, pag-asa at paggamit ng mga gumagawa ng asin sa mga lumang pamamaraan ng produksyon at pagpapaunlad ng lupa tulad ng Bay Area Reclamation at pagtatayo ng Coastal Road. Ginawa rin ng iba pang malalaking gumagawa ng asin ang kanilang mga lugar sa mga palaisdaan na tirahan at komersyal na mga ari-arian upang lumikha ng mga paraan ng kita. Ang Occidental Mindoro, dating isa sa pinakamalaking probinsyang gumagawa ng asin, ay gumawa at nagsupply ng 18% o humigit kumulang 60,000 metrikong tonelada ng kabuuang taunang pangangailangan ng bansa na 338,000 metric tons noong 1990. Noong 2017, nag-ambag lamang ang lalawigan ng 12% o 75,000 metric tons sa national salt requirement.